Mini vlog! Kahapon nga pala, 10 to 2 yung pasok ng anak ko. Kaya nung nag-uwian na nga, sumakay na kami ng e-bike kasi sa sobrang init nga. Napapunta pa nga lang ako, naglalakad ako, parang hindi ako makahinga sa sobrang init. Buti na nga lang at may baon akong tubig. Ewan ko ba bakit binago-bago yung oras ang pasok nila? Yung pasok niya talaga ay 6 to 10. Kahapon naman, 10 to 2 na. Sobrang init nun. Kaya sumakay na nga lang kami kasi naawa ako sa anak ko pag naglalakad. Ang init-init, tapos sobrang pawis. At ayan nga, pagka-uwi nga namin sa bahay, nagpahinga lang yan ng konti at maya-maya kumain na nga. Kasi hindi pa yan nagtanghalian, ayaw niya kasi magbaon ng kanin. Biskuit nga lang yung binaon niya. At nung pagka-uwi ko nga galing naghatid sa anak ko, dumaan na din pala ako sa palengke para bumili nitong mga gulay. Para hindi na ako pabalik-balik sa palengke. Kasi nga pag 2 o'clock uwian ng anak ko, isarado naman yung palengke. Kaya bumili na agad ako nitong gugulayin ko. Para hindi na ako babalik. Gagataan ko nga itong gulay na to. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakaluto ng ganito. Dahil may prito nga kaming tirang isda kagabi, kaya yan yung ipanghahalo natin. Hinimay-himay ko na nga yan, dyan at ito namang malunggay ay nahimay-himay ko na din, pati itong sitaw at sigarilyas nahiwa ko na din. Nakapagisa na nga din pala ako dyan ng bawang at sibuyas, kaya nilagay ko na itong isda na hinimay-himay ko at igigisa lang natin ng konti. Pagkatapos kong ang igisa, nilagay ko na itong gata. Instant gata nga lang yung binibili ko, pero minsan nagre-reklamo si Diyosawa na mas masarap daw talaga yung gata na fresh. Kaya sa susunod, fresh na gata na nga lang yung bibilhin ko. At nung pagkakulo na nga ng gata, nilagay ko na itong sigarilyas. Kasi matigas to, kaya inuna ko na paglagay. At palalambutin nga muna natin. At ayan, halu-haluin muna natin ng konti. At nung pagkatapos nga, sinunod ko na paglagay pala itong sitaw. Hinaluhalo ko nga lang muna yan, tapos tatakpan natin at pakukuluin. At habang nagluluto nga ako, inutosan ko nga pala tong anak ko bumili ng Magic Sarap. Very good talaga tong anak ko kasi siya na yung lagi kong inuutosan pag may pinapabili nga ako sa baba kasi napapagod ako paakyat baba. At ayan na nga, kumulo na nga pala yung niluluto ko. Hinaluhalo ko nga lang muna dyan at isusunod ko na nga paglagay yung malunggay. At nung pagkalagay ko nga sa malunggay, hinaluhalo ko nga lang din para naman magmi. At pakukuluin lang natin ng konti para maluto yung malunggay. Matagal-tagal na nga pala akong hindi nakaluto nito, kaya na-miss ko, kaya ito na lang yung niluto ko. Kasi naman, ang hirap talaga mag-isip ng uulamin, Diyos me. Pag ako pa naman namamalingke, gusto ko yung hanggang kinabukasan na, kaya mas gusto ko yung matagal sanang mapanis kasi nga wala naman kaming ref. I mean, meron nga pala kaming ref pero hindi namin ginagamit, hindi nakasaksak kaya nakatambak lang. Anyways, ayun na nga, pagka-uwi nga ni Habi, meron pala siya dalang tuyo kaya ayan, prinito ko na nga din agad. Kasi mas gusto kasi nito, pag ulay, talagang laging may partner na tuyo. Or di kaya, pritong isda. Wala na nga kami pritong isda kaya ito na lang tuyo yung binili niya. Kahit medyo maharlika nga yung tuyo, pero syempre, gora pa rin. At pinakuha ko nga yung parcel ko doon sa baba kasi nga pag may nagdi-deliver, doon na lang nilalagay sa baba. Hindi marunong tumawag sa akin, nasanay na ata sila na doon na lang nila nilalagay sa may shop. Minsan nakakahiya na sa may-ari kasi nga sila pa yung naiistorbo. Paano ba naman pagbayad na nga kasi hindi na sila tumatawag sa akin or nagte-text, doon na lang nila iniiwan sa baba. Kaya minsan mas gusto ko nga COD na lang. So ayun lang for now, dagang salamat sa paglantaw. God bless!